Walang patid kung magbuga ng nagbabagang lava ang Bulkang Mayon na patuloy na nag-aalburoto sa Albay. Sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLX, mula alas 8 kahapon hanggang alas 8 kaninang umaga, nasa 143 lava collapse na ang naitatala sa bulkan. Patuloy kasing nagkakaroon ng intrusion yung galing sa ilalim na tinutulak pataas. Either pressure yun o bagong magma. Kaya nakataas nga yung level ng stress dahil may nakikita tayo na participation ng magma. So hindi na ito phreatic. Ibig sabihin, sir? Ibig sabihin, ang inaasahan natin, hindi na yung mga maliliit, yung steam-driven na eruption. Ibig sabihin, patuloy ang pagdausdos ng mga bato at pyroclastic materials mula sa bulkan patungo sa Miisi, Matanag at Buyuan gullies. Ayon sa PHIVOLX, dumaloy na sa mga river channel ang lava. Sa oras daw na magtuloy-tuloy ang ulan sa probinsya, posibleng itulak ng tubig ang lahar pababa sa paanan ng bulkan. Kaya naman bukod sa banta ng major eruption ng bulkan, isa pa ang problema sa lahar na dapat tutukan. Pag kumapal ito at dumating ulit yung panahon na tag-ulan, it can initiate lahar. For the moment, ang laging naririnig ng tao, yung 6 kilometer na permanent danger zone and the extended danger zone na 1 kilometer dito sa south. So ibig sabihin, baka mapagkamala nila na yun lang ang hazard area. Pag lahar ang pinag-usapan, we talk about lahar, walang distance involved. May ash cloud din na namemerwisyo sa mga residente sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO, dumami ang mga lumikas mula sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Sa pinakauling tala ng NDRRMC, mahigit 30,000 residente na ang lumikas. Kagabi, kahit madilim at umuulan, may mga residente pang kusang lumikas mula sa barangay Buyuan sa Legazpi City. Bukod sa paglabas ng usok na Mayon, takot din sila sa posibleng pagkakaroon ng lahar. Pero natakot po kayo ngayon? Oo, natural, natatakot talaga. Ganyan. Kasi po, mas ano po ba? Sunod-sunod ang ano ng apo, ng lahar, baba. Baka may lahar na, ganun. Oo. Kahit daw masikip, mainit at mahirap ang sitwasyon sa evacuation center, handa raw silang magtiis dahil alam nilang ligtas sila. May nakaantabay namang mga pulis sa evacuation centers para sa seguridad. Kami mga pulis is nag-iikot sa mga evacuation center para po masiguridad po natin yung kaligtasan po ng ating mga evacuees, and then mapigilan po natin yung anumang krimen na pwedeng mangyari. Kasi sa ngayon, noong panahon, mananamantala po yung mga taong hindi man talaga evacuees, at masiguridad din po natin na yung mga gamit po ng mga evacuees is hindi po magkakawalaan. Tuloy-tuloy naman ang repacking ng relief goods para sa mga apektadong residente. Mula dito sa Legazpi City, Albay. Emil Sumangil, GMA News.